cheese, and welcome back to my beautiful channel. Alright, ang this channel, magsasalita ako ng Tagalog kasi ayaw kong maintindihan ako ng mga friends ko na foreigner. Kasi gusto ko na itong isi-share ko ngayon, yung pag-uusapan natin ngayon is gusto ko i-share ko lang sa mga Filipino people. So, magta-Tagalog na lang ako para yung mga friends ko na Tagalog, maintindihan din ako. Tsaka, tindihin nyo na lang yung Tagalog ko. Kasi, alam mo naman, Day, Bisaya at Kulay. So, but, well, anyway, gusto kong i-share, ang pag-uusapan natin ngayon is, gusto kong i-share kung ano yung truth, ano yung bakit kami nagpapa-family behandling. Yung family behandling, direct translate siya sa Tagalog ng parang behandling is like treatment, yung parang gamot, gamutan, oo. So, familia is family, behandling is gamutan. So, yung bakit kami nag-undergo ni hubby at saka ng buong family ko. Kasi now yung kami muna ni hubby kasi kami yung pinaka-importanting bahagi ng familia. Kasi ganito kasi guys, no, if bago kayo sa channel ko, ako ay isang 37 years old. I'm 37 years old and I have 4 kids. Apat ang anak ko. Ang tatlo dito ay tatlong mga babae. Tapos, teenager na sila lahat. Yung bunso ko mag-13 siya ngayong 20 next week. So, considered teenager na lahat. 16, 14, 13. And, Pinay sila, right? And then, ngayon, nakatira na kami sa Denmark. So, I live here 7 years and my kids live here like 6 years. Nung dumating sila dito, 7 yung isa, 8 at saka 10. So, batang bata pa. So, ang nangyari kasi mga momshies, yung tatlo kong anak, naging ano na sila, naging Danish na yung mindset at kilos, pananalita, na ano na, nawala na po na yung kultura natin na, yung kinagisa nating kultura. So, ako naman nahirapan. I'm struggling. Aminin ko talaga na I'm really struggling na tatlong teenager. Tapos, ako, hindi naman ako expert na nangangapa ako. Kasi, bata pa ako as a mom ng teenager. I'm sure marami sa atin dyan na nung nabuntis tayo ng maaga, so ngayon meron na tayong teenager, at saka hindi tayo ready. Siguro kung sa Pinas kami nakatira, caring-care ko. Walang problem. Kasi pareho kami ng environment, pareho kami ng kultura, pareho kami ng kinagisnan na sistema. Ang problema kasi, nakatira kami sa Denmark na ibang-ibang-iba. So, hindi nyo akong masisisi kung nawala na yung kultura kasi hindi talaga siya effective, hindi talaga siya mag-work out, kahit anong gawin, hindi siya talaga pwede. Hindi talaga siya pwede na ipa-implement ko. Ngayon, saan banda ako nahirapan? Nahirapan ako dito sa yung masyadong maaga dito yung mag-boyfriend, mag-date, mag-sleepover, mag-inom. Masyadong maaga dito sa kanila kumpara sa atin na hoy, hindi ka pa pwedeng magpag-date, oy, hindi ka pwedeng uminom. Marami tayong mga bawal dahil tayo nga ay very conservative na mga tao at meron tayong kultura na sinusunod na galing-galing pa sa naunang panahon. So ngayon, nahirapan ako dahil hindi sa ibig sabihin na masama akong nanay. Kasi yun yung tingin ng mga anak ko sa akin na napakasama ko. Like, I'm a bitch, mom. Kasi sa kasanayan kong kultura, syempre, I live in Philippines for 30 years. So, nasanay ako dun sa kung ano man yung pagpapalaki sa akin ng nanay ko na, oy, hindi po. Although, kaya nga na meron talaga siyang advantage at disadvantage. Ngayon, nahirapan ako sa pag-adjust dahil yung bunso ko, 11 years old siya, nagka-boyfriend. Pero normal lang daw dito. Tapos, nagde-date, nanonood ng sine, 11 ng gabi, wala pa. So, ako, napapraning ako. Tapos,
ang ending is nag-aaway kami ng asawa ko dahil sa hindi niya ako maintindihan, hindi ko siya maintindihan. Siya ganito dito sa Denmark, ako naman hindi kasi kami ganito, babae ang anak ko, kailangan kong protektahan. So doon kami nag-aaway kung paano. Kaya ngayon humingi na kami ng tulong sa aming social worker na kung pwede is bigyan kami ng family consultant na mag-guide sa amin, tuturuan kami kung paano ba, ano bang mga expectation ko ng sa mga teenager na Danish. Kasi kahit anong gawin ko, ang mga anak ko, itsura na lang nila yung Filipino. Pero yung dito nila at yung dito nila, wala na, Danish na sila. So hindi ko ma-force na, oy, ganyan ha, ganyan. Hindi ko na ma-force kasi dito, hindi pwedeng pilitin yung bata. Kailangan irespeto kahit na bata sila, meron silang right to say their opinion. Pwede silang maghindi kung ayaw nila. Wala talagang pwersahan dito, di kagaya sa atin na we don't have choice. Kung anong sabi ng mama at papa, yun ang susundin hanggat sa doon pa tayo nakatira sa kanila, silang nagpapakain, silang gumagastos. Wala tayong karapatang sumagot o maghindi o mag-no. Lahat susundin natin. Dito hindi. Kaya nahirapan ako mga mommy shes. Nahirapan ako kung ano ba to. Yung anak ko, sabi ko, "Oy Erica, hindi mo yan gagawin ganyan." Ang sinagot sa akin, "You know, mom, I can do what the fuck I want in my life." Nasyakira ako mga sis. Sabi ko, at dito sis, bawal na bawal ang mang beat up, bawal-bawal yung mag-physical. I know bawal sa Pinas, pero you know, in our kultura, meron pa rin kurot o palo sa puwet o sampal o kunting sabon. Dito is walay na walay na walay. Makukulong ka talaga. Kaya ako as a mamirap, nahirap talaga ako sis na saan ba ako? At saka hindi din siya pwede na i-ano mo yung anak mo na pakonsensyahin. Bawal magpakonsensya. Saka yung nag-walk out ako kasi para na lang hindi ko masampal o masabunot o maganyan, no? Mag-walk out na lang ako. Tapos, bawal ding mag-walk out. So, sabi ko, I really don't know what I will do. I need some help to clarify these things because this is not easy for me. Tatlo sila. Hirap na hirap. Tatlo. Attack. So, ngayon, nag-session kami, nagbe-behandling kami, nagti-treatment, tinuturuan kami ni Habi kung anong gagawin namin sa mga desisyon, kung magpaalam, kailangan, hindi lang, kunyari, nagpaalam yung anak ko na, ma, pwede ba akong mag-sleepover sa friend ko? Hindi ako direct na mag-oo or hindi agad. Sasabihin ko muna na, okay, mag-usap muna kami ni Dennis, ni Tito Scott mo, and then I will get back to you. So, ganun. Kasi ang nangyari, normally, ako lang mag-decision kasi inisip ko nga, anak ko naman sila, tsaka hindi sila anak ni Dennis. So, feeling ko, ako lang yung may hawak ng yes or no. So, pagka nagpaalam, ako agad no or yes. Tapos, ako yung nagiging masama na sinisisi nila na, ay, hindi ako pinayagan ng mama ko, my mom is a bitch, blah, blah, blah. Sabi ng consultant, pagka kaming dalawa nag-usap, kami talaga ni Dennis na magsabi, oy, this is, kanang, ano, ito ay pinag-usapan namin, sabi ni Dennis na ganito, 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 ganyan. Kailangan kaming dalawa ni Dennis mag-usap at mag-decide in one. Hindi lang yung ako at saka sa kanya din. Kung magpaalam yung anak ko sa kanya, kakausapin din muna niya ako. So, yun, para walang sisihan, walang blame, walang mag-aaway. Tapos, as long as, sabi ko kasi, ang concern ko kasi is, masyadong maaga silang nagde-date sa kultura namin. So, pina-explain, this is Denmark, ganito talaga, eh, we have to teach the kids to overcome pain, to overcome frustration, kasi dyan lang sila nagiging matapang. Gusto kasi dito, dapat independent ka talaga. So, kailangan independent ka, alam mong i-handle yung pain, yung breakup. Kasi sa atin, di ba, takot tayo na iiyak yung anak natin, baka lokohin, baka masaktan, baka sex lang, ganyan ba? Pero dito, really no big deal, sex or without sex, whatever. Ang sa kanila is the learning of the child that na matutunan niya sa isang bagay na nakipag-date siya o na broken-hearted siya, anong matutunan niya? Kasi dito gusto nila, ayaw nila yung
ayaw nila ng citizen na, ayaw nila na ang tao dito is war freak or panic, magpanic agad. Ayaw nila na ganyan. Gusto talaga nila prime, tapos proper, yung para kumbaga sila mga Danish, isang behavior sila meron. Kasi ganun yung training nila, isang behavior. Since sa batang-bata pa dito, 6 months, ilalagay na sa daycare. 6 months, daycare na. So, bata pa lang sila, na-train na sila sa isang sistema, isang kultura na dapat ganun. Kaya isang behavior sila, ganyan sila. Alam nila kung ano ang mga norms, ang mga dapat na... Whereas kami, na mga foreigner dito, nag-a-adjust. Lalong-lalo na ako talaga nahirap dahil meron pa talaga akong kultura. Kahit anong gawin ko, hindi naman ako maging instant, maging Danish agad. Kasi hindi ko naman ako lumaki dito. Hindi naman ako dito pinanganak. So, dalang-dala ko yung pagka-kulturang Filipino na merong pagka-conservative, ganyan-ganyan. Uy, ganyan ha, huwag kong ganyan. Pero dito pala, no... Dapat maging masaya daw ako na may nakipag-date sa anak ko, na may nagkagusto sa anak ko. Dapat maging masaya ako na may mga friends ang anak ko na nag-invite, na mag-sleep over. Anyway, as long as meron akong telephone o contact number kung saan sila natutulog o anong oras ba sila, uuwi ba o ganyan. Basta may mga agreement lang. Ano, no, nothing to worry. Tapos sabi ko naman, ang worry ko kasi is, kasi sa where I came from, you know, we cannot deny, hindi naman natin talaga maalis na sa atin. Maraming mga criminal, maraming mga rapist, may mga pedophile, you know. Sabi ko, natatakot ako, yun yung nasa isip ko, kasi dun ako yan ang nakadistant kong environment na kahit nga 1-year-old, nire-rape ng kaibigan ng lolo, or di ba yung mga ganun-ganun mga nakaka-trauma na mga pag-iisip, mga pangyayari. So, yun yung shinare ko na ganito kasi hindi ko maalis sa isip ko kasi anak ko, Asian. Iniisip ko kasi Asian is easy to pick on, easy to bully kasi we are Asian. Baka kami lagi yung pagkakatuwaan. Tapos, ang anak ko helpless. Napapraning ako sa pag-iisip na baka yung tatay ng friends, may mga ganun ba, pedophile. Tapos sabi na, I will guarantee you, walang kanyan dito. Kasi pagka pedophile ang tao, walang batang titira sa kanya. So, ihiwalay yan siya. I guarantee you, kilala namin dito, control namin kung sino yung mga kriminal at pedophile o mga rapist. Sabi ko, wow, grabe, ang galing. Sabi ko, okay, from now on, matutunan ko nang yung anak ko, matutunan ko nang may tiwala ko sa anak ko. May tiwala ko sa anak ko, wala akong tiwala sa environment, sa mga friends, hindi ko kasi kilala. Sabi niya na, you have to trust your child. If your child trust who they are with, then you also learn to trust. And if they cry, get brokenhearted, they get pain, let it be, because that's the only way they will learn. They need to learn the world. And that's the only way to do these things. Let them. So, napakahirap siguro tingnan na yung anak ko umiiyak kasi hiniwalay ng boyfriend o nag-cheat yung boyfriend. Parang, kasi alam ko masakit yun eh. Parang isip ko, baka hindi makayanan ng anak ko. So, no, they will, they, we are all human beings, we will undergo the same process, the same pain, the same challenge as we grow. Sabi ko, okay, sabi niya na, magtiwala ka lang para to sa best ng anak mo. Huwag mo silang i-judge dahil napakabata pa, nag-boyfriend na, napakabata, nag-date na, ganyan. Kasi they don't need to learn your experience, they have to learn their own experience. Sabi ko, tama talaga. Kasi sabi ko, natatakot ako baka mabuntis o ganyan. Sabi niya, no, we have all, they will not get pregnant because meron tayong sex education dito, may mga nurse sa school, pwede nilang kausapin kung may tanong sila, o if, menstruation ko hindi dumating, makontrol agad. And dito, they will get pregnant if they choose it. Kung example, 14 years old, naging pregnant, mapre-pregnant lang sila kung gusto nila, kung giwish nila. Kasi meron daw ditong abortion. Sabi ko, shit, abortion, bawal sa amin. It's normal here. We have to think of the best. So, sabi ko, okay. Yun. Tapos, next naming session is, kasama na yung mga bata. Kasi,
para maalam din nila kung ano yung mga rules nila, ano yung role pala nila, role nila as a teenager, at ano yung mga duties sa bahay, meron tayong mga chores, so anong, so maganda, maganda naman. Kaya yun po, that's the truth about why me and Dennis seek family behandling. Kasi we need it, we are young parents, kahit anong gawin namin, we are young parents, and we are two together with different culture. So dalawa kaming may iba't ibang paniniwala at kultura, at kailangan naming mag-meet. At since dito ako nakatira, so ako talaga yung, kami yung susunod. Let go of the kultura na what I have, I can only apply it for my own self, but sa mga anak ko, it don't work. So, sana yung mama at papa ko maintindihan, mga kapatid ko na maintindihan, oy, bakit pinapayagan mo, ganyan-ganyan. I don't have choice. I can only advise my child and guide, but if it's still their decision to experience things, kung yun ang gusto nila. Kasi ang in-after ko na lang is, as long as they will become independent and responsible, at saka nag-aaral lang mabuti, yun na lang, doon na lang ako. Hindi ko napakikialaman yung heart nila, yung pain, baka masaktan sila. Sa kanila na yung ano, learning, sila na yung magko-cope doon. I can just only advise and say my opinion, but I cannot change what they decide. So, yun po yun, yeah. And I hope na kung meron man kayong gustong i-share sa akin, mga advice, o what I can do, what I will do to improve the discipline na i-apply ko sa mga teenager ko, kasi tatlo talaga sila, at talagang we're all adjusting kasi napakahirap ng system dito sa Denmark. So just comment down below, and please, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe yun na po ako, oy, Jackielyn Poulsen, ng mga Bisaya, ating mga mama dyan. At next time ulit ha, mag-usap-usap tayo, magkwentuhan tayo, marami tayong pwedeng pag-usapan, pwede rin tayong mag-usap about, just comment kung anong gusto nyo. Basta pwede nating pag-usapan. Thank you mga momshi. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw sa ako ang channel din here sa YouTube. Thank you kaayo. Please subscribe Jackielyn Poulsen. And JPDP love sa akong Instagram. O sa akong Facebook is Jackielyn Poulsen. Naara ko dito sa kilid-kilid. Wow, love you all. See you next time.